Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itinututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang ipainting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog at yung isa ang tingin ko'y Diyos? Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang Salita ng Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay, karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya, nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunmay pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ani Jesus, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas,
tugon nila, "Ang Diyos ang aming Ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Naririto na naman po tayo sa salita ng Diyos at salita ng buhay. Ito po ang inyong lingkod, Bongbong Gayan, SBD po. Mga kapanalig, nasa Miyerkules na po tayo sa kalimang linggo ng Kuwaresma. Mga kapanalig, dito po, mahalagang sinasabi ng Panginoon para sa atin. Ano po ito? Bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, kung tayo nga naman ay nagkakasala, ay siyempre, napakahirap po na ito'y kumalas, na ito tayo'y aalis o tayo ma-overcome ang kasalanan. At karamihan ho, ay tayo'y nagiging mga alipin ng kasalanan. Marami sa atin po ang naniniwala ng ating kalayaan na ibinigay sa ating ng ating Panginoon ay baka gagawa tayo na kahit anuman yung gumawa ba ng masama ito o mabuti. Akala natin ang freedom is to do anything what we like. Tama nga naman, malaya tayo. Pero hindi natin po namamalayang ang ginagawa natin ay nagiging daan upang tayo'y maging alipin ng mga kasalanan. Kaya nga ho, although we are free, we can choose what is right or what is wrong. Papaano ho malalaman natin ang kabutihan at ang kasamaan? Ayan! Makinig po tayo unang-una sa salita ng Diyos. Doon malalaman ho natin kung ano ang mabuti o kung ano ang masama. At hindi lamang ho yan ang mga turo po ng ating pananampalatayang Katolikong Kristiyano. Mayroon ho na mga katikismo. At alam na alam din po natin yan nang tayo'y tinuruan nung mga bata pa. Ang unang teacher natin po ay ang ating mga magulang. Siyempre ho, sasabihin sa'yo, masama yan, huwag mong gagawin yan, mabuti itong ganito, at pupurihin pa ng ating mga magulang ang ating mga ginawang kabutihan. Kapag kayo nag-aral ng mabuti, hindi ba? Pag-uwi mo niyan, sasabihin nung bata ka pa, may star ka sa inyong mga kamay at ipapakita mo't masayang-masaya ka at masaya din ang ating mga magulang. Pero kung nais talaga natin na hindi mapaalipin ng kasalanan, kumapit tayo sa Panginoon. Kumapit tayo sa katotohanan. Kumapit tayo sa Kanya, at ito po ang magpapalaya sa atin. Then we can truly be free if we are doing anything, thinking anything in Jesus. Kumapit tayo sa Kanya dahil Siya po ang katotohanan. Siya ang buhay. Siya po ang tama. Hindi ba ho, marami ho ang naloloko ng mga fake news. Yung mga fake, di ba? Maraming ugnayan ang nasisira sa mga maling balita. Gayon din sa ating pamumuhay. Kung ating laging pakinggan
ang mga worldly values, mga kapanalig, siyempre madadala po tayo niyan. At dito nga naman, nagpapaalipin na tayo sa mga ganitong worldly values. Nakala natin, pain is bad. When in fact, hindi ho. Yes, lahat naman tayo dapat makaranas ng pain, ng sakit. Sakit po sa puso, sakit sa ating isip, sakit sa ating katawan. Dahil dyan po tayo nagmamature. Kaya kung ang tao ay hindi na marunong tanggapin ang sakit sa kanyang buhay, laging nasa isip po niyan, kaunting pain lamang, kaunting broken heart, kaunting ganito, siya na ngayon ay madadala, mag-iinom, magsisigarilyo, yan, mga drugs, and so on. Akala niya, ito ang magbibigay ng comfort sa kanyang nararanasang pain, sakit sa buhay. Hindi ho. Hindi po ito magpapalaya sa atin. Ang katotohanan ay bahagi po sa ating buhay ang sakit, ang pain, whatever that pain is. So, una ho, huwag tayong magpagapos sa kasalanan. At ang pagkapit natin sa katotohanan na si Jesus ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya nga ho, hindi ba palagi nababanggit natin kapag mayroong sinasabing isang kaibigan o isang sabi natin, magpakatutuo ka. Okay? Magkapagtutuo ka sa iyong sarili, sa iyong kaibigan, sa iyong even na nagiging more or less kaaway. In a good sense, there will always be enemies in our life. Kahit na nga santo ho, nakakaranas ng ganitong experience. So, ang punto po ng ating Panginoon ay tunay na tayo ay malaya. We are free. Pero ang tama na kalayaan ay ang katotohanan. The truth will set us free. And Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Through His love.